Okay, good evening to all our subscribers and all those who are tuned in tonight. We are honored to have with us none other than the President of the Philippine Medical Association and the founder of the Bulilit Child Bulilit Health Worker Program. No other than our President, Dr. Benito P. Atienza. Welcome po, Doc, sa Laguna MD. Thank you po, and good day to all of you, and congratulations sa inyong program, sa program po ng Laguna Medical Society. Okay, Doc. So, Doc, alam ko po, naging part po ako ng Bulilit, Child Bulilit Health Program, no? So, alam ko matagal nyo na po itong sinimulan, at madami na po kayong na-reach na mga kabataan. So, sa iba na hindi po nakakaalam, could you share po kung paano po ito nagsimula? Actually, ako po ay nag-training kay Dr. Pedro Del Mundo. And sa kaalaman po ng lahat, si Dr. Pedro Del Mundo po ang kanunahang pediatrician sa buong Pilipinas. Siya po ay pinadala ng ating Pangulong Quezon bago po magkaroon ng World War II sa Amerika. Siya po ay nag-training nag-training po siya sa Amerika at pagbalik po dito sa Pilipinas ay nagtayo po siya ng ospital. Binenta niya lahat yung mga ari-ariin niya para makapagpunta ng isang ospital. Ito yung Children's Medical Center na itinatag niya noong 1957. Ang layunin ng ospital na ito ni Dr. Del Mundo ay makapag-train ng mga pediatrician buong Pilipinas. Kaya po yung mga graduate namin, more than 500, ay sa iba-ibang area po ng Philippines na meron po kaming mga graduates. At isa sa kanyang proyekto ay inisip na niya itong universal healthcare, yung health for all, yung ganyan. Naisip niya na 1970s, 1980s, nagtuturo na po siya ng mga residente. At ang isang project po niya ay magkaroon ng community project. Ano po itong community project? Community project sa pagkaano po ni Dr. Del Mundo, hindi lang ang isang, hindi lang po isang pediatrician ay nasa isang clinic. Ang gusto niya, ang pediatrician ay nakikisalamuha sa komunidad. At saka nung 1980s, naisip niya na magkaroon ng maternal and child care na pinundan din niya yon, IMCF kung tawagin, Internal Maternal and Child Foundation, at isa sa proyekto niya ay nagtuturo po ng mga nanay na maging health workers. Ang tawag po namin doon ay mother health workers. And true enough, during my residency training in 1992 po ako nag-training kay Dr. Pedro Del Mundo. At that time po, si Dr. Del Mundo is, she's in 80 na po siya noon, 80 years old na. Pero mausay pa siya magkamot. Although yung katawan niya, naka-wheelchair na siya, pero nagagamot pa siya. And that time, ako po ay in-assign sa, tanda-tanda ako pa, in-assign po ako sa Liliu, Laguna. Ako po ay nag-stay doon ng 2 months, and natandaan ko pa yung aming periculture center dyan po sa tabi ng mismong simbahan. Kaya napakalapit ko po sa mga taga-Liliu, Laguna. At doon, kung ano yung pagkaano ni doktora sa community. At doon po ay nagtuturo po kami ng mother health workers. Tuwing ano po, tatating po ako ng Monday, aalis po kami ng Sabado ng umaga. At doon, tinuturoan na yung mga mother health workers para maging pupunta kami sa health center, nag-check up, tapos tinuturoan namin sila. At actually, nung time ko po, ako pa ay nagbibigay pa ng gamot, nag-admit po kami ng pasyenteng bata doon sa periculture center. At inireport namin every, ano yan, kay doktora, every week pagpupunta. Although, nag-ano rin kami doon, tree planting. And true enough, during our third year resident, a group of our first year residents presented a project. This project is about the children. Sabi nila, ang tagal namin nagtuturo ng mga nanay, parang nasasawa na sila. Total, we go to different schools in
in Bulacan and Pampanga. Yung po yung tatlong area namin, Bulacan, Pampanga, and Laguna, ang aming outreach. Sama namin ang mga estudyante ng mga na mga clerks and interns ng FEU, College of Medicine. Then, nung third year resident kami, our first year resident presented a project. This project is, they teach children, school children from grade 4 to grade 6 to be health workers. And they call it Bulilit Health Workers. And they presented it during my third year resident, graduate na po in residency. And that time, the Community Pediatric Society was founded by Doctora Del Mundo also, the Community Pediatric Society. And that time, this is the first project of the, actually, of the Community Pediatric Society in cooperation with Children's Medical Center first year residents. And the first Bulilit health workers actually graduations was held in 1994 at Liliu Laguna. Yun po ang istorya. Then paano po napunta sa ano sa Batangas, and during 1996 nag-graduate po ako na 1995, and 1995 I started my practice here in Batangas, and there was a surge of typhoid fever in our town. Mostly affected were school children, and more than 2,000, 3,000 were affected. But wala po yung namatay. I coordinated it. Doon po namin na-discover na ang cause pala ng typhoid fever doon sa aming town is the maruming tubig. Yung tubig po hindi nabibigyan ng chlorine every day. Parang drop-drop lang, hindi continuous. Yun po ang pinagmulan. Then, I started coordinating with Lipa City Medical Society. By that time, I am the member of Lipa Medical Society, and ginawa nila akong counselor that time. And I suggested that we must come up with a project that will be in that to educate the community through the children. Then, true enough, yung school ko, na pumili kami ng 40 students from 10 na grade 3, 10 na grade 4, grade 5, grade 6 to be health workers. At doon, nag-start kami. Then, sabi ko, I invited the residents of Children's Medical Center with the permission of Dr. Fe Del Mundo. And I started in August 8, that was 1996. Isang taon pa lang po akong pediatrician here in our town. I am the first pediatrician in our community. Then, after the graduation, magandang reception ng mga schools kasi during the graduation, it was the Medicine Week, that was September 19 during our graduation, and I invited all the doctors, the involved, the PMA, the Lipa City Medical Society, the Philippine Pediatric Society, Sardeg Tagalog Chapter. Then I also invited all the principals of different schools para mapakita ko po yung project. And true enough, gumanda yung project, then ginawa namin every 2 years. I invited in our group and make it into foundation. And it was the suggestion of Doctora Del Mundo na gawin namin foundation yon. Sabi ko ng BHW Bulilit Health Workers Foundation. And Doctora Del Mundo suggested to me, put child in that ano in the word kasi it later on ang mission niya is it will be hindi lang dito sa Pilipinas, kaya tatanungin ka ba ano, what is Bulilit, lagyan mo ng child, kaya po naging Child Bulilit Health Workers, close parenthesis yung Bulilit. True enough, lumago po yung foundation, sumama na po yung Lipa. Kasi po San Jose is in between Lipa in Batangas City. Nagpadala na yung vice mayor through sa nilang ambulansya, nagpapadala ng bata every week para mag-train. And true enough, lumaki na po yun. Naging buong San Jose, 15 schools in San Jose. Kumuha kami ng 10 students per school. At nakakabot po kami sa isang ano po, ginagawa namin sa gym, 200. 200 na yung tinuturoan namin. Dami no, Dok. 200 yun. Tapos, I invited the lecturers. Then, ang mga first project namin is dengue awareness. Tapos, masama sila sa ano
they go to yung mga bloodletting, and we have our project hanapin si Ida at ang nanay ni Ida. Ida means iron deficiency anemia. Nakonek ko sa mga medtech like that, and true enough na maraming na inggit na yung Compound Societies kasi that 1998 meron na kaming ano yung second batch, 96 kami second batch, tapos 1999 nanalo na kami sa PMA. This is the Bayaning KKKN, nandito pa yung plaque ng ano, this is the first award of our of the Budilit. It was ano at shoot na shoot yung tema, kalusugan, kalinisan at kaunlaran, KKK. They need sa medtech, sa hospital, yung ganon. And kami ang first place noon. And tapos, the album na sinabit ko, naiwan ko doon sa PMA. And true enough, nanalo kami ng child advocacy kasi ang child advocacy no sa Medical Association, isa lang yun. Pag nanalo ka doon buong Pilipinas, isa ka lang. And we won. And that was that time I am the vice president of Lipa Medical Society. And by 2001, when I was the president, napalago ko lalo yung Bulilit Health Workers. Then nagkaroon na kami ng drawing contest. Yung 1 week, meron kaming drawing contest. Day one, meron kaming cheering. Yung within sa ano sila. Then in year 2000, gumanda na siya. Sumama na dyan ang Cavite, sumama na ang Laguna. Then, by 2000, by 2005, maganda na yung project. Southern Tagalog, nag-start na siyang umikot sa Southern Tagalog. And true enough, I was chosen as one of the awardees of the first yung sa Jose Cel Awards. I was awarded the JP, Dr. Jose P. of distinction in community leadership. Ako yung first na nabigyan. Dahil din po sa Bulilit. Dahil sa Bulilit. Lumawak na yung Bulilit eh kasi ni-recognize ako ng governor namin, ganun. Then in 2006, we celebrated our 10th year anniversary. Nagpa-concert kami. Nakakatuwa yung concert. Doktor lang within Batangas, binenta namin yung ticket. Nakiipon kami ng, how much yun? 350,000. Wala kaming puhunan. Malaking bagay na yun nun, Dok. Malaking bagay na yun. And true enough, the 10th year anniversary, dumating si Dr. Del Mundo here. Pag nagka-graduation, big event yun. All schools, may mga banner kami, may ano, then dumating ang PPS, Philippine Pediatric Society, dumating ang PMA that year, the governor of PMA. And napakaganda nung reception. And yan, lumaganap na nga ito sa buong 2006. 2007, na-recognize naman siya ng World Health Organization. Sunod-sunod na yung award na yan. Then 2009, nabigyan ako ng Outstanding Filipino Physician through that project. And I even duplicated it in different areas. Kaya nga kung like in Laguna, nanalo sila, din kayo dyan, Quezon Medical Society, yung ganun, pumunta din. 2010, I am the, naging governor of Southern Tagalog. In that time, I was able to extend it to different areas na. I was able to bring the Bulilit health workers in Mindanao, in Pagadian, pero meron na kami dati sa Jensen 2001 eh. Kasi may mga graduate kami ng Pedel Mundo, siya nag-start doon. And naalala ko pa, bago kami sumikat yung Bulilit, yung after nung nagle-lecture pa kami dyan sa mga different areas, pupunta ko ibang regions, from north to south, punta kami ng Mindanao. Tinaslate pa namin yung mga kanta. Yung mga kanta niyang mga yan, ay so ginawa may translation na yun, Doc. May mga translation. Naging Bisaya na yung yan. And kaya nakakatawa, pag pumunta kami ng Mindanao, tinaslate na sa yung Bisaya, yung pala, gagaling nila mag-Tagalog. Hanggang sa mga areas na yan. And minsan, mga year 2000 ata yun,
ano ko, speaker ako sa PMA convention, yung simultaneous. Well, ang nakinig lang sampu sa mini, ano yun? Sa plenary, sa ano. And true enough, kahit sampu lang kami, in dalawa, tinuloy yung bulilit. Kaya ganun lang. Basta kahit anong position ko sa PMA, I can, ano, nakakakuha ako ng ano, na magagawa ng bulilit. Then, nung that time, 2010, I extended it to Central Luzon. Kasi yung aming governor taga ano dati, taga Nueva Ecija, kaya nagkaroon ng bulilit sa Nueva Ecija and Pampanga in 2010. Then, nag-start na doon, 2010. Then, punta ako ng Pagadian sa Moga del Sur Medical Society. Ayun, doon ko naman i-start in teen na doon. Sa Sambuanga, Doc, nag-start. Sa Sambuanga. Ang teen. Sa Sambuanga, pero in-replicate ko. Ganon. Tapos, then, na-retain yung buong Sergeant Tagalog kasi during 2010, punta ako ng Palawan, pinuntahan ko lahat ng ano ng mga island provinces. Pinuntahan ko yung Palawan, nag-meeting kami doon. Basta pag gumawa ako ng meeting, hindi mawala yung bulilit. Bulilit. Isang bulilit. Habi ko, hindi ako pupunta dyan in that area kung hindi ako gagawin yung bulilit. Yun ang deal namin. Kaya nagkaroon din sa San Pablo, kaya lumawak. Actually, tatlo na lang areas ng Southern Tagalog ang walang bulilit. That is Bawan, Mindoro, meron yan eh. Nakapunta ako ng Mindoro. Ang wala lang natin is ano, yung Romblon and... Romblon. At saka itong nasa ano to, isang island natin. Marinduque. Marinduque. Inalang wala. At pangako kong pumunta doon. Then, o Doc, pag medyo nag-ano na, nag-ease up na ang ating mga quarantine. Kaya nga nakakatuwa kasi napaka-receptive ng mga ano. Tapos, ayan nga, gumawa ako ng nung nausin Facebook, nag-ano ako. Ayan, doon ko nakita yung mga ano namin. Nung nag-10th anniversary kami, nakapag-video kami, gano'n, na ano ng mga TV station, lumaganap na siya. Tapos, ang maganda nito, after ng 20th year namin, meron makapagalang kami mga doktor ng 20th anniversary namin. Ito yung nga palagi kinukwento. First, second part sa bulilit namin. Ngayon is, ano na siya ngayon? Noong that time, inindak namin siya as Batangas Medical Society member, siya yung first naging doktor sa buong training ng bulilit. At ngayon, meron na kami mga nurses. Actually, yung mga nurses namin sa San Jose, sa Metro San Jose, is mga dating bulilit health workers, pati yung nasa nursery. Tsaka, ang maganda nito, may ano, kahit naka-sec kami, actually, hindi nga namin nare-register po, hindi nga sec, wala kaming pera, ang gumagastos, kasi sabi ko, konti lang naman ang gagastosin, pagkain merienda lang ng mga bata during the lecture, tapos in lecturer naman, wala kami binibigay kasi mga pro bono, then mag-ano lang kami ng juice, at saka mamon or tinapay lang, biscuit para sa mga bata during the lecture, and that time dumami lalo, then we involved the College of Medicine, like in UERM, yung taga UERM nagbubulilit sila sa Rizal. I was invited twice during their graduation. Hindi sila makakagraduate ng clerkship kung hindi sila dadaan doon sa community na yun na may bulilit, kaya nagtuturo sila tsaka yung mga interns, and I was able to involve the training hospitals in Southern Tagalog. And ngayon, ginagawa na rin ng ibang component societies at nananalo na rin sila. And during 2011, nung namatay si Doctora Del Mundo, this project was dedicated to her, yung annual congress. Kaya naging Dr. Pe Del Mundo annual congress yun eh. Kasi tuwing birthday ni Doctora Del Mundo after my training na nagkabulilit kami, every year pumunta kami sa kanya pag November. Ang birthday niya is November 27. Dinadala ko yung tatlong bases ng mga bata. So kay Doctora Del Mundo, may kumakanta, may tumutula, pinakakanya mga bata. Tapos sa kanon, saka kami magtutur sa luneta.
sa Museo ng Pambata. At naging every year na nangyari yon. At na-start namin nga yung Bulilit Congress every year. Nag-start kami sa Batangas, yung mga taga-Batangas lang, in 2010, na ano lang yun, parang katuwaan lang, may crispy, may ganon. Tapos, lumaki na lumaki ang inyong third Bulilit ano namin, Congress, sa ano namin ginawa, sa Perpetual. Yeah, sa Laguna daw. Sa Laguna, ginamin ginawa. Mm-hmm. At ang tema nun, tanda-tanda ko nun, ang tema natin nun is kalikasan, pangalaga ng kalikasan. At nakita natin doon yung mga cheer dance, yung mga yung wala pa yung poem. Every year may nadadagdag kaming contest. Dati drawing contest lang, tapos parang kakanta lang. Ngayon naging cheering competition na, tapos meron kaming yung quiz bee. Tapos dati sumasaling 3-4, ngayon 15 na compulsory societies. Yung pinakahuli natin na Bulilit Congress ay naka-attend doon mga 700. And 80 of them came from Mindanao, from Pagadian. So, ito yung mga members ng Zamboanga del Sur Medical Society. Saan nga yung huli, Doc? Ha? Saan yung huli? Ang huli natin, ginawa natin is sa Tanawan, sa Faith School. Ang ganda nun sa Faith School kasi laki ng gym nila, pinagamit nila, private school. Tapos separate yung ating venue ng drawing contest, yung quiz bee, yung sabayang pikas, simultaneous yung nagagawa. Kaya pag sa hapon, awarding ceremonies na. Pinakahintay nila doon talaga yung cheering competition ng mga grade school, bukod pa yung high school. At saka nakakaaliw kasi every year may tema tayo. Ngayong taong ito, ang tema natin ay gastro. And last year natin is iodized salt. Nakapag-ano rin tayo ng cardio, pangangalaga ng baga, pangangalaga ng kalikasan, pangangalaga ng puso, pangangalaga ng kidney, tapos ngayon pangangalaga naman na ating chan ang pag-uusapan natin sa Congress. At last year talaga na hirapan ako, hindi ko maituloy at 5 compound societies lang ang nakapagbulilit noon. Kayo, Palawan, itong Pangasinan, tsaka may dalawa pang hindi lahat nakapag-ano kasi bawal ang face-to-face. At ngayon, nakita mo naman na kahit na tayo virtual, ang naka-attend sa atin ng first lecture ay more than 800, 600 plus yung mga bata, ang mga doktor, siyanda ang mahigit, at saka yung mga advisors nila. At siyempre, Doc, yun po, it took time talaga na mag-adjust na para magawa. Ngayon, nakakatuwa kasi parang may common nagkikita-kita na iba-ibang lugar. Katulad kanina, nakita mo, lahat ng pin, nandun, Pangasinan, Pagadian, Pampanga, yung gano'n. Nagsishare na sila. At saka dahil pang gustong humabol. Ang nakakaba ng puso kasi itong, bakit malapit sa akin? Hindi ko na ikwento kanina. Bakit malapit sa akin yung Bulilit Health Workers? Kasi nung makita ko itong project nito, na-introduce sa akin, sabi ko parang ako yung mga bata. Kasi nung bata ako, grade 1 ako. Ako na nag-i-examine sa mga klase ko. Bago sila pumasok ng school, ng room, ako nag-check na kanilang fingernails, naligo ba sila, nag-toothbrush ba sila, nagputol pa sila ng kuko, ganun. Then at nung grade school ako, bago ako mag-grade 6, yung kapatid ko nakabalik na, doktor na siya. Tsaka yung kapatid ko na ng pharmacy, pharmacist na siya, nag-work sa Batangas Regional Hospital that time. Tapos yung kapatid ko intern, nung high school ako nagkasakit yung lola ko, yung brother ko nagturo sa akin pagkuha ng blood pressure ng lola ko at the age of 11. Marunong ako na mag-BP. Tapos yung sister ko nagtuturo ng pagbigay ng tamang gamot sa lola ko at ako nagpapakain sa lola ko bago ako pumasok. Kaya ako'y health worker na noon pa. Okay, Doc. Would you have imagined, Doc, that it would have this much impact in the lives of many Filipino children? Ito pong programang ginawa ninyo. Imagine kasi na maging ganun. Kasi ako naman, pag gumagawa ako ng project, tutok. Yung bang, hindi ko kailangan maraming tao, hindi ko kailangan ko yung suporta na ayaw kong gumawa ng project na gagawin ko to tapos tapos na. Talagang paggagawa ka ng project, yung bang
unlike na hindi naman ako pumasok ng community, hindi ako nag-specialista sa community, hindi ako nag-specialista. Ito yung parang ang maganda kasi yung parang bukal sa loob mo yung gagawin mo kasi nakikita mo yung sarili mo sa mga bata. Later on, sana maging ganito sila. Yung bang may, tama si Dr. Del Mundo, may mission vision ka. Iisipin mo kung anong mangyayari susunod. Kaya gustong-gusto ni Dr. Del Mundo yung project. Even nagki-clinic ako, tatawagin niya ako, pumupunta ako doon. I don't expect Dr. Del Mundo will live longer than expected kasi we thought na nung nagre-residency kami, sabi namin, ay, baka hindi na makatuloy si doktora kasi naka-wheelchair na siya. Pero yun mo, naka 20 years pa siya after may graduate, naka 17 years pa siya after may graduation, 80 na siya. And she really pushed the, even nung indak ako as Lipa Medical Society, 2001, nandiyan siya, nag-attend siya. Ang induction namin is 6 o'clock, 3 o'clock nandiyan na siya. Then lahat nung inindak ako after 4 years, naging PPS Sergeant Tagalog President ako, nandun din siya, umaattend siya. That time, mga na siya, anong age siya na that time, magna 90 na siya, 89-90. Even 95, nakakapunta pa kami sa kanya. And tuwa-tuwa siya sa mga bata na nakikita niya kumakanta, tumutula. Tuwa-tuwa siya sa mga bata pag dinadalaw siya. And this legacy is hindi for me, for her. Di ba sinasabi natin, may proverb kasi na train a child the way he is or she is and later in life he or she will not depart from it. Ibig sabihin, turuan natin yung mga bata ng tama pagkabata nila at paglaki nila hindi na sila doon sa pagkakataon na yon. Kung sila ay bata pa, itumutulong na masipag na later on in life, lalo sisipag yan at may inspirasyon sila. Actually, totoo yun, Doc, kasi nakita ko po yun being an advisor and a teacher. So nakita ko po na napakadaling i-mold yung minds ng mga bata. At saka nandun na talagang sila po ay very, very receptive dun sa mga teachings na binibigay po natin. Alam ko ito medyo mahirap na tanong, Doc. Meron ka bang top 3 best memories nung programa this past 25 years? Mahirap. Talagang naiyak ako nung yung nag-anniversary yung nilaunch ko yung unang meeting natin ng Bulilit. Kaya ako na parang naiiyak kasi ang daming bata, kahit virtual, yung dumating sila ng ganon, yung nakakataba ng puso. Sabi ko, ay, ganon pala ang yung feeling ng, sabi ko, wala na mga anak, wala akong asawa, kaya hindi magkakaanak, ganon. Sabi ko, kahit hindi ako nag-asawa, hindi na nagkaanak, at parang ang dami kong anak, yung ganon. Yung bang, kahit ako pumunta sa makikita, ay, Doc, dati akong Bulilit health worker, pupunta ka sa nasa lubong sa mall. Ay, Doc, ito na yung Bulilit health worker mo. Tapos, Doc, na ako ngayon? Nurse na ako. Ganun. Tapos yung isa, Doc, yung tinuruan ninyo, nag-top engineering number 1 buong Pilipinas. Yun ba nakakataba ng puso kahit hindi sila nag-doktor, nandun ang mo. Tapos, one time, may aanak na doon sa district hospital. Doc, dati akong Bulilit health worker, nag-labor na. Gusto mo, kantahin ko pa yung team song natin. Kinanta niya, tapos sabi niya, ang pangarap ko po pagdating ng araw, yung aking iaanak ay maging Bulilit health worker din. Tapos yung isa pang pagkakataon, yung may mga naging doktor, nakakatuwa, sa Facebook ko na lang nalalaman kasi sasabihin ng nanay ay, Doc, yung tinuruan mong tinuruan ninyo na inganyo kasi then yung isa, yung anak ni Doktora Santos ng Batangas Medical Society, sabi niya, pumasa nga siya. Nakakatuwa kasi nagkataong last year yung outtaking ng new licensed physicians, binigyan ko ng pagkakataon ng tag doon,
ng PRC, Philippine Regulation Commission, Board of Medicine, na magbigay ng at least 5 minutes inspirational talk. At sinabi ko sa kanila, ilan sa inyo ay dating Bulilit health workers at isa doon ay anak ni Dr. Santos. Talagang ang dami na, Doc, na na-inspire ng Bulilit health worker program natin, no? And it has been already 25 years, sabi mo po nga natin. We're celebrating our silver anniversary. So, Doc, ano po ang pagkakaiba nung Bulilit Congress ngayon? Di ba lagi po nga ginagawa natin yung Bulilit Congress, usually one day. Pero ano po yung difference ngayon pong taon? Bukod sa being virtual. Of course, bukod sa being virtual. Ang kaibahan ngayon, talaga mahirap kasi iba pa rin yung ano, yung nakikita mo yung mga parents. Kasi kakatuwa eh, pag Bulilit Congress, alam mo ba, yung mga taal-demery, itong mga taga Ilocos, suportado sila ng kanilang local government unit. Padadalan sila ng ano, biruin mo, kaya nakakatuwa. Ang makukuha lang ng premium 4,000 sa 20 na magkakasama, halos 50 pesos nila pa o 100 pesos ang maano nila makukuha ng bawat isang bata kasi 20 sila. Ang nakakatuwa, kahit maliit yung kanila makukuha, yung prestige, yung manalo yung school nila at saka makita yung mga bata nagsasayaw, tatumbling-tumbling dyan. Kumising nga ako, natatakot, baka may mahulog. So far, ang saya ko kasi, within 25 years na yan, wala nag-diarrhea, wala nagsuka, yung ganoon. Kasi nga, di ba, pag malakihan yan, marami kang pakakainin. At least, yun ang palagi kong panalangin na wala sana ma-aksidente, except yung isa na parang na-sprain lang yung ano paa. Yung ganon, yung palaging sama, isa mo po, galing Ilocos, pupunta, nakabas, yung ganon. Yahanap ko sila ng tirahan dito, yung ganon. Yun ang pagkakaiba ngayon. Hindi ko sila nakikita, hindi mo sa ano mo lang nakikita. Wala yung dating ano, rapport. Yung rapport na nakukuntwa yung mga bata, entusiasm nila, nakakita sila ng mga taga Mindanao, nakita nila yung ano, tapos ang masaya na, lalo yung mga taga Pag-Adian, tinutur ko sila. Yung kasama yung tour, punta kami ng bahay ni Rizal, historical places dito sa within Southern Tagalog at saka sa Manila. Hanap ko sila ng tirahan kasi apat na araw sila, yung ganun. Tapos Doc, di ba ngayon whole year round din po yung Congress? Hindi, ang gagawin natin kasi pagkatapos ng ating training, magkakaroon, di kanya-kanyang ano na yan, kanya-kanya ng component, pero every month, magkikita-kita tayo. Itong month na ito, drawing contest, month na ito, tapos may Christmas party tayo. Maganda rin naman kasi mas ano tayo, hindi isang beses lang magkikita. Tapos yung graduation natin, gagawin natin isang graduation lang. Parang magmula apari hanggang huli. Oo, kaya natin gawin yun. Tapos baka i-launch ko na yung scholarship program kung makakakuha ng ano. Kasi yun ang pangarap ko, magkaroon ng ano, kasi ibang Bulilit gusto maging doktor, maging nurse, yung ganoon. Ihahanap natin ng school, tapos ihahanap natin ng magsusuporta. At saka ang maganda kasi magkakaroon na ng alumni yung mga Bulilit. Bulilit alumni para magkilala sila. Tapos sila yung tutulong sa community. Tapos ang bala ko nga, itong mga naging frontliner na dating Bulilit, bigyan natin ng medal or ano, para ma-recognize sila. So, Doc, where do you see the program in the next year? So, nabanggit niyo na po yung scholarship. Meron pa po ba? During this time, kasi yung mga Bulilit natin ngayon, mga nanay at tatay na siguro i-revisit natin sila. Tapos ano natin sila, yung lalo na yung mga high school na hindi makakapag-college, pwede siguro natin i-apply sa TESDA, yung ating training, para magkaroon sila ng tunay na certificate. Kumbaga, pwede silang caregiver, yung ganun, kaysa magti-training pa sila, o may basic knowledge na sila. Opo. Tapos Doc,
final word po para sa ating mga kasama, mga kasamahang doktor, mga parents, mga bulilits at teen health worker po natin all over the Philippines po. Ayun nga po, ang nagpapasalamat po ko sa suporta ng Philippine Medical Association, iba-ibang organisasyon, ng LGU pati po, ng governmental organization sa pagtulong po for the 25 years, hindi po ito ginawang project na isang gabi lang. Hindi, ito po ay pinag-isipan at pinaghirapan at marami kaming innovation. This is a innovative, cost-effective at pwede pong gawin kahit saan. At talaga naman makakatulong sa ating mga mamamayan na ang marami po sa mga public health workers namin noon ay mga doktor na ngayon, mga nurses at mga successful na sa kanilang mga kinalalagayan ngayon at mga nanay at tatay na ngayon kasi alam na nila ang dapat nilang gawin. At ang inaano natin ngayon, palagi po sabi, libre po ang mangarap. Walang at saka ang mangarap ay dapat maging katuparan ng ating minimiti sa ating buhay. Sabi ko nga po kanina, train a child the way he is and later in life, he will not depart from it. Katulad ko po, kay dati isang isang health worker po ako nung bata at ang tandaan po natin, alagaan po natin ang ating sarili muna tapos saka po tayo makakapangalaga ng ating kamag-anak bago tayo magsilbi sa iba. Yun po ang importante. Within the house po ang ano natin, yung pag-ano po natin, yung pamilya. Ang inaanak po natin, yung pamilya natin, alagaan natin. Bago tayo mag-alaga ng iba, siguraduhin po natin ang ating pamilya. Yan po ang pinaanak po lagi sa ating mga bata. Sarili muna natin, mag-aalaga tayo, tapos saka tayo lalabas. Patulad din po na yan, kung ano pong kahit ano pong narating natin sa buhay, ay importante po ay nakakapag-share tayo sa ating kapwa. At ito pong aming project ay siguro naman po, kung naka 25 kami, susunod pa at ang hinahangad ko po ay di itong mga nag-graduate namin mga bata ang tutulong naman sa susunod na henerasyon. Tama yan, Doc. Hindi po ay paying it forward will make it talagang sustainable project, no, Doc? Anyway, we are very, very thankful po for your presence tonight, Doc. At tomorrow na po ba, ila-launch natin to, Doc? Sa ating 25 years sa celebration. So, pwede pong before po, no? So, maraming salamat, Dr. Benito P. Atienza, for your time. Alam ko pong super busy po kayo. Salamat po sa pagpapaunlak sa aming paanyaya at sa ating lahat ng mga kasamahang doktor, bulilit health worker, mga mommies at daddies. Salamat po sa inyong suporta sa programa. Katulad nga po ng sinabi ni Dr. Benny. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong lahat. And we bid you good night. Doc, maraming salamat ulit. Keep safe po. And have a happy day, happy weekend po for all. Thank you, Doc. Thank you. Kailangan mo ba, may mga pictures ka na ba? Kailangan ba yung mga Doc. Pictures? Pinadala po ni Sir Jeff yung PowerPoint. Yung PowerPoint po, opo. Yung PowerPoint, i-leave na lang namin, Doc, po. Nandun para yung history, oo. Alam ko, nandun na yung liliw. Yes po. Actually, yun nga po yung hiningi ko kay Sir Jeff. Sabi ni Sir Jeff, Doktora, hindi ko alam kung anong ipapadala ko sa iyo. Sabi niya, ipapadala ko na lang po yung buo. Kaya pinadala na ni Sir Jeff po yung buong file, Doc. So, yun po. Salamat, Doc, ha. Alam kong pagod ka na maghapon. Nakita ko nandun. May isa pa akong meeting.